sa kapatid niya sa school, alas 6. Pagdating namin ng alas 6, inutusan ko magtapo ng basura. Yun, hindi na bumalik. Sampo. Kapag siya naman ang nasa kanyang pwesto sa tindahan, namimigay siya sa kanyang mga suki ng missing posters ng kanyang anak. Sa inyo baka may bata nakarating sa inyo doon sa lugar niyo. Sama ko na rin dito. Ang nakakagulat dito, hindi pala ito ang unang beses na nawala si Mary Joy. Ngayon, may ka-anim na. Minsan nahanap namin, minsan yung iba naman makakita, binabalik. Kaya gustong-gusto niya lumayas. Sabi niya, sinasabihan niya, "Mama, layas ako kasi marami silang damit binibigay sa akin." Sabi ko, "Huwag ka lalayas kasi kawawa naman kami. Nag-aalala ako, hindi ka naawa sa akin." Ang parang kabuting ugali ni Mary Joy na lulubog lilitaw, hindi lingid sa kanyang mga kapitbahay. Madalas mawala yung bata na yan. Ilang beses na rin na mawala yan. Tapos hindi hinahanap na hinahanap. Pangasap bando ko rin, nakikita rin nila. Pangatlong beses niya na, apat na beses na nawawala yung bata. Nung una, isang buwan lang. Ngayon daw tumagal. May kontak number ka rin. Sa gitna ng pagtitinda ni Mayet, isang balita ang dumating tungkol sa Diumano, kinaroroonan ng nawawala niyang anak. Apat na lang puntag ibir mo kalimut eh. Kaya mo nakita, te? Palagi na yan ako nakita doon. Samaan mo ako doon. Dali-dali naming sinamahan si Mayet at ang naturang ali sa nasabing lugar. Saan po tayo? Tawid lang tayo, tapos yung tinuturo ko nga is papasok doon. Pinan po tayo, ha? Samaan mo ako sa bahay ng mga bata na kasama niya. Agad naming tinungo ang tahanan ng taong di umano makapagtuturo sa kinaroroonan ni Mary Joy. Tao po! May itanong lang kami ba? Yung batang kasama nila kaya itong isang araw. Ito nga bata, oh. Te, excuse mo, te. Di ba kasama ninyo yun, de? Tatanong lang kami. Yun yung kasama nyo natin isang araw. Hindi yan? Nawala daw niya si Mary Joy. Iba yung kasama nila? Asama nakatira yung sasabi? Gusto nila ito makita po tayo lang ito doon sa may Tandasora, sa may Makbo nandun yan. Itong bata na yan? Hindi, sinasabi nung kamukhaan ito, hindi yan yun. Malaki na yung dalaga na yun. Hindi, yung kasama nila ito isang araw. Hindi ito ba? Pero hindi pa man din nakakalayo si Mayet. May isa na namang nakakilala kay Mary Joy. Nakita mo yan? Isang araw na? Ay, no. Doon ako kagahapon nakita ako. Kahapon? Saan mo nakita? Doon sa Laura. Pwede mo na? Dulo. Doon sa dulo. Dali-dali naming pinuntahan ang nasabing lugar. Balik kagahapon. Sa loob niyan, yung sa puno ng ano? Opo. Diyan siya naglalaro? Kagahapon. Pakisilip lang kung nandyan pa. Ngunit ni Anino ni Mary Joy, hindi namin naman. Wala nga daw eh. Dito daw nakita kahapon eh. Eh, hindi na nila nakita ngayon. Ate, ano po yung pakiramdam ninyo ngayon? Maghanap pa rin ako. Hanapin mo talaga ito ngayong araw. Hanggat hindi ko mahanapin mo talaga. Ngayon, wala munang ibang magagawa si Mayet, kundi ang maghinagpis. Mahirap pala pag anak mo mawawala kahit ilang araw lang. Yun, dalawang buwan mahigit na, wala pa rin. Hindi ko pa rin mahanap kahit saan nga. Tinitignan ko sa mga kalye, baka makita ko, hindi ko makikita. Sana nga mahanap na namin. Miss mo na talaga anak ko. Sa abot ng aming makakaya, pipilitin naming matuldukan ang pangungulila ni Mayet sa kanyang anak. Ayon kay Mayet, Mary Joy ang buong pangalan ng kanyang anak. 8 taong gulang na ito. Kayumanggi, maiksi ang buhok. Kapansin-pansin din daw na hirap itong magsalita.
sinimulan ng makipag-ugnayan ng reunions sa iba't ibang mga shelter. Una naming tinungo ang RAC o Reception and Action Center sa Kamuning. Tonton Chua sa QTV po, reunions. Si Mary Joy Abeng po, namumukaan niyo ho ba kung andito po siya ngayon? Wala po dito. Wala po. Nung wala roong tumugma sa paglalarawan kay Mary Joy, pumunta naman kami sa RAC sa Maynila. TV sa reunions po. Magtatanong lang po, meron po kaya kayong nakita po dito na bata po, si Mary Joy Abeng? O, si Mary Joy, nakita namin to. Nadala dito to. Mukhang swinerte ang aming grupo nung oras na yon. Namukhaan kasi nila ang larawang aming dala. Ngunit, andito po siya ngayon? Wala na si Mary Joy dito. Saan na po siya ngayon? Bali, dinala namin siya sa girls' home, sa Bosang Marikina. Sige po. Wala na kaming sinayang na oras. Agad na naming tinungo ang Manila Boys Town sa Marikina. Nasa pangangalaga raw ng girls' home ng Manila Boys Town ang nasabing bata. At doon na nga namin natagpuan si Mary Joy. Anong pangalan mo? Mary Joy po. Ilang taon ka na? Ayon sa social worker ng girls' home, at tres ng Enero nitong taong ito, nung na-rescue si Mary Joy sa may Baywalk. Dagdag pa nito, malimit lang niyang banggitin ang pangalan ng kanyang ina. Anong pangalan ni mama mo? Mayit po. Kinausap namin si Mary Joy para makakuha pa ng ibang impormasyon. Paano ka nawala? Hindi ko na natakas ako po. Bakit ka tumakas? Hindi ko natakas first. Kasi mapalo pa ako si mama eh. Bakit ka pinapalo ni mama? Kasi kung nagkukulit ako, school na naaral pa ako. Gusto mo na bang umuwi? Opo. Gusto ko nang makita pa si mama ko. Tapos uuwi ako ba namin. Gusto ko nang makita patid ko. Mama ko. Base sa aming mga nakuha sa kanya, hindi malayong siya nga ang nawawalang anak ni Mayer. Up next, ang pag-aalala ni Mayer. Mawawa ka sana. Andito ka pa. One day, you will be famous, a big shot superstar. That's what your mama said, and now that's what you are. She says, my child, you take after me. I'm sure you agree, though you laugh out loud. You know what she's talking about. Whoa, whoa, all the things she said are true. Now, baby, look at you. One Proud Mama, Monday 8:30 p.m. only on Q. When I see a Filipina, I try to picture her story. What moves her? Sound complex sa Marikina at hindi pala basta-basta nawala ang bata. Nagtangka pala itong maglayas. Pero ngayon, sising-sisi na ang bata. Wala na siyang ibang inaasam, kundi ang makauwi na sa kanilang tahanan. Hindi na namin pinagulong pang mga oras. Nung hapon din yon, agad naming sinundo si Mayer. Ibinalita naming may Mary Joy na nasa pangangalaga ng girls' home sa Manila Boys Town. Mary Joy din ang pangalan? Awin po, yun po. Pero kumpirmayin po natin kung hindi po yung anak po ninyo. Ano po yung nararamdaman ninyo po ngayon? Excited. Sana yun lang ah.
anak ko na yung nandun. Sana nga. Mabilis pa sa alas 4 nung nagtanong si Mayet tungkol sa kanyang nawawalang anak. Ma'am, tatanong ko lang po kung may bata po ganito dito. Anak ko po yan. Ma'am, po muna kayo. Ito dito. Anak ko po yan. Ma'am, po muna kayo. Parang may hawig na ito dito sa amin. Marie Joy Abin. Pakitingnan mo nga, de. Parang mayroong hawig na bata dito sa atin itong anong hinahanap ni nanay. Sige. Punta natin doon. Tingnan mo dito yung mga anak mo. Dinala muna ng social worker si Mayet sa kinaroroonan ng mga larawan ng mga batang nasa kanilang pangangalaga. Ang hindi alam ni Mayet, papalapit na sa kanya ang anak na mahigit 60 araw siyang pinag-alala. Baby! Hindi ko pa pala. Mati ka mo, inak. Lang usisain ni Mayet ang kanyang anak. Bes, saan ka nagpunta, be? Dito. Ha? Nung umalis ka, saan ka dumaretso, be? Hinuli ako. Hinuli ka? Sino huli sa'yo? Polis. Saan ka dinala? Dito. Ba't di ka umuwi? Maya-maya lang, isang kasi pangako ang binitawan ni Mary Joy talaga? Sa kanyang ina. Huwag mo na ulit umalis, ha? Nung sumunod na araw, isinama namin ang mag-ina upang makapag-bonding. Napuno ng tawanan at kasiyahan ang muling pagsasama nilang dalawa. Pagkawala ni Mary Joy, naging isang napakalaking dagok para kay Mayet. Ngunit sa muli nilang pagsasamang mag-ina, hindi na raw niya muling hahayaan pa na mawala sa kanyang mga bisig ang kanyang munting anghel. Si Juliana Pascual, tinatayang 9 years old, may cerebral palsy, natagpuan sa Muntinlupa Doctor's Clinic. Si Andrem Allen Matias, 20 years old, 5'8 ang taas, Kayumanggi, huling nakita February 2, 2008 sa Santa Rosa, Laguna. Up next, ang batang si Ryan, lumayas ng bahay dahil daw sa problema sa pamilya. Pag sa tatay ko po, hindi po makapag-aral. Sa tito ko po, makapag-aral po ako. Everyone says you're amazing. Pasada, iniiba ni Fernando ang kanyang ruta. Sinusunggaban niya kasi ang pagkakataon na mahanap ang mag-iisang buwan ng nawawala niyang anak na si Ryan, 12 taong gulang.
Bali, ano, pagka nabiyaya ko, pagka medyo madalang, pumunta ako sa ibang lugar para hanapin yung bata. Bali, saan-saan mo kayo lumilibang kapag naghahanap mo kayo? Bali, ruta ng ano, patoda dyan sa kabila, saka dito sa Riverside. Paikot-ikot sa mga eskwelahan niya dati, pinapasukan niya lang. Kapos sa pera si Fernando, kaya hindi sa kanya nakatira si Ryan. Hindi ko siya masyadong maasikaso. Kasi simula nung iwanan ako nung asawa ko, hindi ko na siya masyadong maasikaso pa. Dahil dalawa silang, bali tatlo silang nasa akin. Tapos kinawa na yung, binigay yung isa, bali si Ryan, napunta kaya sa kapatid ko. Kaya bali sila na ako nagpa-aral. Ang tiyahin ni Ryan na si Narisa ang nakakaalam ng punot dulo ng pagkawala ng kanyang pamangkin. February 2 po yun, ng Sabado umaga. Inutusan lang po namin dalawa po silang pamangkin ko na magpagupit kasi mahaba na yung kanilang buhok. And then, nauna yung isa kong pamangkin sa side ko. Nung nauna siya, umuwi siya dahil pinauna siya ni Ryan na sabi niya, mauna ka na kasi nga para daw mauna siya maligo. Pagkatapos daw niyang magpagupit, siya naman daw maliligo. Happy ko, ba't iniwan mo? Alam mo naman, alam mo yung laging naggagagala. Puntahan mo uli kakumpas sa kanya. Ngayon, pagpunta doon, wala na raw kaagad. Mula nung araw na yon, hindi na nila nakita si Ryan. Ang suspecha ni Narisa, naglayas ang kanyang pamangkin. Madalas daw kasi niya itong napapagalitan. Kasi may time na pag nagko-computer siya, hindi niya alam yung oras. Minsan, siyempre sa computer, parang pulog. Hindi niya nakikita yung liwanag o ano man. Libang siya sa oras. Kahit sabi mo isang oras, dalawang oras siya nagko-computer dahil yun ang libangan niya talaga. Simple lang naman daw kasi ang gusto ni Narisa. Ang makatapos ng pag-aaral si Ryan. Itong mga notebook ni Ryan, sayang. Hindi siya makakapagpatuloy ng pag-aaral niya kung hindi namin siya makita. Katulad niyan, hinahanap siya ng mga klase niya para makita at makapagpatuloy siya ng pag-aaral niya. Hinala ni Narisa. Minasama ni Ryan ang hindi niya pagpayag na umuwi siya sa bahay ng kanyang tatay. Si Fernando naman, sising-sisi sa mga nangyari. Alam niyang malaki ang pagkukulang sa kanyang anak. Dali parang naawa ko sa kanya kasi parang nag-aanap siya ng pagmamahal ng isang magulang. Hindi ko masyadong maibigay sa kanila dahil masyado na ako ng mga problema. Ngayon, halos madurog ang kanyang puso sa pag-aalala kay Ryan. Masyado na akong nababalisa kasi nag-aalala ako kasi mahal ko rin naman yung mga anak ko. Kasi baka kung saan siya mapunta. Kasi maraming mga bataan ngayon, masyadong mapusok ngayon kaya natatakot ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tsaka nahihirapan din ako kasi mahal ko sila eh. Ramdam namin ang pangungulila ng tiyahin at ama ni Ryan, kaya pipilitin naming hanapin ang bata. Ayon kay Fernando, Ryan J. Anglo ang buong pangalan ng kanyang anak. 12 taong gulang na raw ito ngayon. Payat, kayumanggi. Agad na naming siniyasat ang kaso ni Ryan. Una muna naming tinuntun ang pagupitan kung saan huli siyang nakita. Kuya, magandang tanghali po. Pagtatanong lang po namin kung nakikilala niyo po itong batang to. Nagpagupit daw po sa inyo ito nung last week, mga February 1 or 2. Hindi niyo po namumukha itong batang to kung nagagawin siya dito. Ang barberyang ito, sakop ng Barangay Commonwealth. Kaya dali-dali na kaming pumunta sa Barangay Hall. Nagbabaka sakaling may nakapag-report sa kanila tungkol kay Ryan. Po ako mula po sa PTV 11 po sa reunion. Mag-inquire lang po kami sa kaso po ng batang to. Ryan J. Anglo po, residente niya daw po dito. Kapag flatter kami, dinudulog din dito. Opo. Negatibo ang resultang aming nakuha. Pero hindi pa rin kami nasiraan ng loob.
Sumunod kaming dumiretso sa pinakamalapit na police station. Ipagtatanong lang po namin sa opisina niyo po kung familiar po kayo sa itsura ng bata to o may naidulog na po bang kaso sa kanyang pagkawala. No, wala pa kaming lola. Sa kasamaang palad, wala pa rin kaming malinaw na lead kung nasaan na si Ryan. Samantala, hindi pa man tuluyang umuusad ang aming grupo sa paghahanap. Isang tawag ang aming natanggap. Hello, Anthony. Bakit na yung mga bagong client sa Rock Manila? Baka pwede mong tignan kasi may mukhang magpapositive yata na nandun. Sige, thank you. Okay, bye-bye. Dahil sa balitang ito, nabuhayan kami ng loob. Agad na naming tinungo ang Reception and Action Center o RAC sa Maynila. Pagdating sa RAC, agad na kaming nagtanong. Nagtatanong lang po namin kung bata po, kung pumasok po siya sa inyo. Ryan J. Anto po, pangalan, dinilog po siya yung mga magulang ng pag-grady 9. Saan ito na? Namumukha niyo po ba? Ah, dito siya dito yung isang linggo. Wow! Isang linggo. Wow! Ang sanay lang yung bata na gano'n sa... Pagkakita namin sa bata, lumakas ang aming kutob. Siya nga ang hinahanap na anak ni Fernando. Ayon sa social worker ng RAC, natagpuan daw si Ryan na namamasyal sa Baywalk. Actually si Ryan 2 weeks ago na nandiyan dyan. According to Ryan, siya ay umalis sa bahay February 7 before Valentine. Pero ang intention niya, mamasyal sa Baywalk. Then after that, inirelay niya sa akin na siya daw ay sumakay ng bus patungong Baclaran. Pagdating sa Mall of Asia, bumaba siya. Ayon pa sa bata, ang hindi pagpayag ng kanyang tiyahin na siya'y umuwi sa kanyang tatay ang dahilan kung bakit siya umalis. Pinunta po ako doon ng tatay ko para makapag-aral. Tapos, gusto ko pong bumalik sa amin. Ayaw po nila akong ibalik. Kaya umalis muna po ako. Bakit ka daw nila ayaw ibalik? Ngayon, hindi ko po alam. Ang pagkasabik na makasama ang kanyang ama, ang pangunahing dahilan kung bakit siya umalis sa poder ng kanyang tiyahin. Hindi ko po yung pag-aalam niya sa akin, tapos yung madalas niya akong, yung lalakad-lakad lang po kami dyan. Kaso katabi ko po siya pagtulog. Sa ngayon, gusto man ni Ryan umuwi, gulong-gulo naman ang isip niya. Hindi niya kasi alam kung kanino siya mas makabubuting tumuloy. Pag sa tatay ko po, hindi po makapag-aral. Sa tita ko po, makapag-aral po ako. Sa nakatakdang pagkikita ng magtiyahin at mag-ama, kanino kaya mas nanaisin ni Ryan na sumama? Sa tiyahing nagpapaaral sa kanya, o sa amang hindi siya kayang pag-aralin, pero pinakamamahal naman niya. Up next, magkikita na ang magbiyahin at pati na ang mag-ama. The first round of eliminations was hot. It's worthy of great praise. It even got hotter than expected. Some people weren't liking it. Your voice sounded a bit whiny. In the end, 4 contestants had to go home. Tiyahin, ano't anuman ang maging desisyon ni Ryan, kailangan niya munang harapin ang mga taong nag-aalala sa biglaan niyang paglaho. Matapos ang aming panayam kay Ryan, hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa. Agad na naming sinundo si Narisa, kasama ang kanyang asawa at pamangkin. At syempre pa, ang ama ni Ryan na si Fernando. Ang buong akala nila, may mga karagdagan lang kaming kukuhanan para sa ginagawa naming istorya tungkol sa kanilang pamilya. Ang hindi nila alam, ilang segundo na lang, nakatakda ng matapos ang halos isang buwan nilang paghahanap sa pinakamamahal nilang anak at pamangkin. Kalibat ka na kapitan. Ang itsura mo. Ang iti mo. Ano mang ginawa mo? Grabe ang iti. Ang
tagal ka ngayon sa pinahanap. Ryan, bakit magpakalayo? Paano bang gusto mo? Ayat na. Ano mo ipipito mo? Si Narisa, hindi na napigil ang pagsabihan ng pamangkin. Sana ma'am na inisip mo kahit papang tulad na matatapos ng pag-aaral, mag-grade 6 ka na. Di sana nakaano ka na, di ba? Tinatanong ka ng teacher lagi, mga kaklase mo, mga kaibigan mo, mga kalaro mo. Tapos ganyan, nagpakalayo-layo ka. Si Ryan, walang ibang nagawa kundi ang magpakumbaba. Malis ako, walang paalam. Alam yan, basta magpapakabait ka, ha? Ta, ay kita. Sorry sa bala, kita. Oo, sa susunod, huwag mo nang uulitin, ha? Opo, kita. Pag may kailangan ka lang, pumunta ka. Ganun lang. Magkikita naman tayo, diba? Magkikita mo naman din, papa mo. Magkakapit-bahay lang tayo. Hindi naman malayo, papa mo, para lumayo ka ng lumayo. Samantala, isang pangako naman ang iniwan ni Fernando kay Ryan. Uwi na siya sa bahay, tapos magpapatuloy na kayo ang pag-aaral niya. Pagsisikapan ko na lang sila, mga bata. Sila dalawang magkapatid, saka ibalikin ka, pagsisikapan ko sila. Alagaan ko silang maigi. Gagawin ko ang lahat para makapag-aaral pa sila. Si Narisa, wala nang nagawa. Nirerespeto naman daw kasi niya na mas may karapatan ang ama sa kanyang anak. O ngayon, uwi na tayo sa kanila. Ano? Pagkatapos ng mainit nilang pagkikita, nagpalamig muna ang pamilya. Nariyang namasyal muna sila para mabawi ang mga sandaling wala sa kanilang tabi si Ryan. Ang lamig ng hangin sa amusement center, pinainit ng yakap ng mag-ama. Ano nga ba ang mas mahalaga? Saan nga ba tayo mas magiging masaya? Ang magtaglay ng karunungan o makaramdam ng pagmamahal? Si Fernando, gagawin daw ngayon ang lahat para lang maibigay ang mga ito sa pinakamamahal niyang anak. Si Hueng Nguyen Tabil, 55 years old, huling nakita February 14, 2008. Si Cesar David, 48 years old, may balat sa kaliwang dibdib, huling nakita January 28, 2008. Stop abuse from happening to women and children anywhere, anytime. Now, help is just a text message away through the Women's Desk text hotline. Type WD, your complaint, / name and address, then send to 2008 sa Zaragoza, Nueva Ecija. Si John Michael Valdez, 11 years old, may balat sa dibdib, medyo kalbo. Huling nakita February 14, 2008 sa Muntinlupa Elementary School. Si Salvacion Diday Abogado, 20 years old, kulot ang buhok, bisaya magsalita. Huling nakita October 2, 2007. Si Amado Macaraeg, 49 years old, 5'8 ang taas, bungi. Huling nakita February 20, 2008 sa Maison Road, Valenzuela City. Si Israel Flores, 13 years old, may kapansanan sa pag-iisip, natagpuan sa Maynila. Si Erwin Palma, tinatayang 6 years old, may kapansanan sa pag-iisip, natagpuan October 18, 2003. Para sa anumang impormasyon tungkol sa kanila o sa kanilang mga pamilya, makipag-ugnayan po sa aming tanggapan, 982-7777, local 3011, o mag-email sa reunions@gmanetwork.com.
Tuloy-tuloy pa rin ang countdown na nasimulan natin sa sana'y muling makapiling dito sa ating bagong programang Reunions. At hanggang sa kasalukuyan, umabot na po ng 298 ang bilang ng mga nawawala na nahanap na natin at naibalik sa kani-kanilang mga pamilya. Sigurado, sa susunod na linggo, papatak na ito sa 300, basta't nariyan lamang kayo na sumusuporta at sumusubaybay sa aming programa. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Kami pa rin ang inyong mga kaagapay sa puspusang paghahanap. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na Martes, dito lang sa programang naniniwalang hindi dapat mawala ng pag-asa ang mga taong nawawalan ng miyembro ng pamilya. Because the search for missing loved ones ends with reunions.